kan. Masuk. Papa nggak bakal ngerti. Andi jam besok. Pepe, apa yang terpang ke bilang kau? Kembali itu yuk. Sabay-sabay kayo magsasalta. Hindi tayo kakaintindihan. Ano yung Miguel? Ang ibig namin sabihin, kung hindi nyo kami mabibigyan ng proteksyon, paano ang aming magiging buhay? Ang lahat ng aming kinikita ay kinukuha ng hugong tukong yan. Ngunit mga kasama, ano pa ang gusto nyong gawin ko? Ilang hepi na nilagay ko at ako na nagbabayad sa kanila. At kaya na hindi ko na inaasa sa bayan. Don Rafael, huwag niyo akalain na hindi namin tinatanaw na yan na isang malaking utang na loob. Alam mo namin na mahalaga sa inyo ang aming kapakanan. Dapat eh, nakapag-isip po tayo ng ibang paraan upang masugpo na ang kasamaan ni Hugong Tuko. Tama ho yun. Kailangan gumawa tayo ng paraan. Sa palagay ko, ang pinakamagaling na magagawa natin ay makipagkasundo sa pangkat ni Hugo. Makipagkasundo? Anong ibig mo sabihin, Masyong? Katanggap ako ng balita na kapag tayo raw magbibigay ng bahagi ng ating mga kinikita sa pangkat ni Hugo, tayo raw hindi nagagambalain. Hindi ako maaaring pumayag dyan. Bakit kayo pamimigay ang kinikita ko na nanggagaling sa pamamagitan ng aking hirap at pawis? At kapag pumayag tayo dyan, habang panahon tayong mananatili sa ilalim ng kapangyarihan ni Hugo, at huwag na tayong umasa pa na makakaahon tayo sa hirap habang tayo nabubuhay. Ako man ay hindi sang-ayos sa mungkahi mo, Masyong. Sa ganang akin, ang lakas ay dapat labanan sa pamamagitan ng lakas din. Kung habang panahon, ay mananatili tayong nakahalukit-kit at sunod-sunura sa mga kabuhungan ni Hugo, ay hindi na tayo mahahango sa paghihirap. At anong lakas ay panlalaban natin? Ang ating mga lagarit palakol? Tayo yung mga taong tahimik at walang kamumuang sa larangan ng labanan. At anong laban natin sa isang pangkat na sanay mag-knockout pumatay ng mga tao? Ano mga kasama? Sang-ayon ba kayo sa mungkahing Dalmasyo? Hindi maaaring iniisip ni Masyong. Merong ibang paraan para lumaban tayo. Ano yun? Simon, sabihin mo ang binabalak mo. Narinig nyo na ba ang pangalang Barbaro Cristobal? Barbaro? Sino yun? Isang paupahang mananandata. Narinig ko na ang pangalan yan.
Eh, bakit mo naman nabanggit? Sapagkat ang taong yan, ay kailangan natin. Simon, mukha yatang huli ka na sa balita. Ang pangalang Barbaro Cristobal ay matagal lang hindi naririnig yan. Maaaring siya'y patay na. Maaaring siya'y patay na nga. Maaaring namang hindi. Kung patay kayo mga kasama, hahanapin ko siya. Nag-aaksaya ka lang ng panahon, Simon. Tama, Simon. Walang mawawala sa atin. Hanapin mo siya. At subukin mong dalhin siya dito. At ako mananagot sa anumang kabayaran. Ang huling balita ko, si Barbaro Cristobal ay nakatira sa mataas na kahoy. Hold! Hold! Pa, pagyo! Hugo! Hugo! Sebastian! Ay, Masyo! Ay, Masyo! Nakapong ka pa namin hinihintay, ah! Oo nga, eh. Marami kasi akong inaasikaso pa, eh. Rong! Maganda naman yung inom! Oo, kaya! Ah, Masyo, minum ka. Salamat. Galing mo pala magpatay-patayan. Alam ba, ang buong bahay ng Mulari ay paniwala-paniwala, laki yung galoy, pati na. Alam mo, sa parte niyan, eh. Mawasi tayo dyan. Alam po ka. Salamat. Ah, nandali lang. Ah, Masyo, minum ka. Oh, Masyo, ayun ang parte mo. Alam mo, Hugo, baka magkaroon tayo ng problema. Bakit? Anong problema? Maalaman ang mga taong bayan. Problema ba yun? Eh, nung umal mo sila. Meron ba silang makagawa? Ako man ang nasa kanilang lugar, mag-aalma rin ako. Pero hanggang doon na lang, papagod lang sila ng kaalma. Hindi niyo ako naintindihan eh. Eh, bakit? Meron ba silang binabalak gawin? Tatawag daw sila ng isang mananamgata. Para kalabanin tayo? Ano? Sinuro naman ang kanilang tatawagin. Nakikilala niyo ba si Barbaro Cristobal? Cristobal? Oo. Ah, oo! Oh. Pero matagal na siyang nawala. Siguro patay na yun. Hindi. Buhay pa siya at nananahimik. Alam ba kung saan siya matatagpuan? Ayon sa mga taga-Mulawin, siya'y matatagpuan sa mataas na kahoy. At may taong pupunta ron upang siya alukin. Kailangan maunahan natin ang taong pupunta ron. Maaga pa naman, ah. Nagdilidilim na, eh. Tara na. Sige. Tara. Tabal! Oo. Pagod na nga ako sa kahanap sa'yo, eh. Sige, sakay na. Thank you.
Nalagyan mo sa lugar mga kasangkapan natin. Eh, paano? Nalagyan ko ng gas yung iliwan eh. Kasi kaya nilipit ko lang. Ah, Cristobal, nasarap ngayon ang ulam natin. Alam ko. Daing na naman ang ulam natin, ano? Daing nga, pero iba naman ang luto. Bakit? Ano ba ang luto? Rito. Ni Rito? Oo! Sana Mr. Rio. O, eto, amuin mo. Diba? Ang sarap? Oo nga, masarap. Amoy niyog eh. Yan ang ginataang tuyo. O, ito kanin, o. Kain na. Ginataang tuyo, ah. Bago yun, ah. Cristobal, patungo na sila rito. Ilan sila? Cristobal, apat silang lahat. May mga dalang baril. Cristobal,
siya. Pabalik sa taas. Alam ko. Gumingay. Tawag ito! Walang tao doon. Panaramdaman tayong dumating. Siguro may nakalatag ng panig eh. Hey, yun sa panig eh. Pistol. Patungin bang garam? Nasakit na na. Tawal, hindi tigarito ang taong to. Ngayon ko lang siya nakita eh. Siguro eh, mga manam ng tatarin silang na ibig magkaroon ng pangalan, ano? Mari. Ano ginagawa mo? Wala eh. Gumagawa ka ng krus, ano? Hindi. Huwag mo ako lukuin. Oo, tika. Paano, kawawa naman sila dito. Para wag lapitan ng demonyo. O, lalagay ko na to, ha? Sige. Sa bahay. Tignan mo, Aladin. Tabal! Oo nga, mayroong taong dalawa dun. Isang matanda at isang binata. May baril ba sila? Palagay ko, wala eh. Okay, bumalik ka rin, kausapin mo. Tanong mo kung anong kailangan nila. Oo. Apoy, dito ba ang bahay ni Barbaro? Barbaro Cristobal. Barbaro Cristobal? Hindi ko kilala yun. Eh, sino nakatira dito? Ako po. Sino kasama mo? Ako. Sino siya? Dito yung sa kanya.
Magandang araw po sa kanila. Magandang araw naman. Kayo ba si Barbaro Cristobal? Oo. Miguel ho ang pangalan ko. At ito naman ang anak ko si Simon. Anong may paglilingkod ka sa inyo? Kami ay taga-bayan ng Mulawin. Kaya kami nagsadya rito upang humingi ng tulong sa inyo. Tulong? Oo. Marahil naman, nalalaman niyong kaming taga-Mulawin ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagpuputol ng kahoy na dinadala sa aseradero ni Don Rafael. Ito ang huling mga buwan, mayroong isang pangkat na tulisan na wala nang ginawa kundi ang mga rakot sa aming bayan. Pati na ang mga babae pinagsasamantalahan nila. Ang kaunti-hong kinikita namin upang buhayin ang aming mga pamilya ay sapilit na nilang pinaambag para huwag na kanila kaming gambalain. Bakit hindi niyo ipalam ito sa may kapangyarihan? Apat na ang hepe ang napatay sa aming bayan. At saka sa lukuin ho, eh wala nang ibig manong kulang sa amin. Ba't niyo naman naisipang akong lapitan ninyo? Sapagkat nabalitaan ho namin na tumutulong kayo sa mga naaapi. Kaya para ninyong awa, tulungan niyo kami. Kinalulungkot ko. Ngayon matagal ko nang tinalikuran ang dati kong pamumuhay. Kung iniisip ninyo ang tungkol sa bayaran, kami naman ay napakalaw. Inuulit ko sa inyo. Hindi ko kayo matutulungan. Kayo na lamang huling makatutulong sa inyo. Nalalaman namin kayo lamang makasusukul sa kasamahan ni Hugo. Sa iba na kayo humingi ng tulong. Gusto nang sabihin, wala kayo nagawa. Samantalang apat kayo. Ay, bakit hindi mo sinaman lahat ng mga taon na ito? Gusto ko pang mangyari yun. Akala ko kaya na namin yun eh. Eh yung pala, may sapusa yung tao yun. Mantak mo, ugod ng dilim, nakikita lahat ang galaw namin. Kahit siya kami magpublik, sinusundan kami ng bala. Salita, ikaw lang nakatakas. Ano pa ang gagawin ko ron? Samantalang nakatimbuhan na lahat ang mga kasamahan ko. Ba, hindi ako baliw. Alam ko kung kailan ako walang laban. Kaya lang eh. Kung sinanong ba ako sa pagtambal sa Barbaro Cristobal na yan? Hindi kita sana. O naman eh. Hindi mo lang ako bigyan ng pagkakataon sa paghawak ng baril eh. Pakilala ko sa'yo na ako lang ang magaling dito. Alberto, lasing ka lang. Ang ibig mo sabihin, mas magaling ka sa'yo sa paghawak ng baril? Ha? O sige. Ikaw na mag-Hugo. Diyan ka. Dito ako. Sige muna. Muna! Tama na, Hugo. Napakala sa mga tauhan mo eh. Baka naman, Hugo, eh. Ako pa ang gusto mong mamuno upang punta si Barbaro Cristobal sa mataas na kahoy. Hindi naman dapat ganun, Dalmasyo. Total naman, hindi tayo nakatityak na mahihikayat nila si Barbaro Cristobal. Kung sakaling dumating siya, eh, tsaka na ako iisip ng paraan. Kung sakaling makarating sa bayan ng Mulari, ang Barbaro Cristobal niya, si Mang Miguel at si Simon, ang may pagkaman. Pagkat sila rin ang masigasig sa pagkuha sa taong yan. Hindi ba siya ang ama ni Luisa na bibiyanin mo? Oh, paano? Ano ko pa? Si Mang Miguel at si Simon. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Si Mang Miguel ay anak si Luisa. Sabi nga ko na, hindi ka lang mubrak kay Barbaro Cristobal ay pati yung matanda yung pagbubuntunan mo. Hindi mo pala ako naiintindihan eh. Ang ibig ko sabihin, kung kailan kami bababa ng bayan. Kasi nga naman, sabik na kami sumalagay sa bayan eh. Oo nga naman, Masyong. Malapit na kami maubusan. Malapit na. Alam niyo naman kung kailan pasawad ah. Pero ito ang tandaan niyo. Ayoko malalaman ng mga taga rito na ako'y may kaugnayan sa inyo. Oo, makasama mo. Alis ako. Nadine, anong ginagawa mo dyan? Iniisip ka? Hello, Cristobal. Naalala ko yung nangyari ng isang gabi. Kung hindi ka naman kalabahin mo, siguro eh. Ano kaya? Makakita ka ba? Walang makakasigusip natin mo muna. Kasi kung minsan, nakakita ka ng liwanag. Diba, sabi mo? Panahon lang makapagsasabi kung ano nakalaan sa ating buhay. Marami tayong bagay na inaangap. Ngayon pula sa mga kamay natin ang pagtutupad ng mga hangarin mo. Ano, Cristobal? Nahawa ako sa'yo eh.
Hugo, ang hirap ng kalagayan mo, no? Araline, pakinggan mo ako mabuti. Kailan may huwag mo akong kawalan. Ituturing kong mapalad pa rin ako. Maraming nabubuhay na katulad ko. Na naging kapuspalan. Pantalang ako. Pagamat nawalan ako ng paningin, ay para pa rin ako nakakita sa pamamagitan ng mga mata mo. At dahil dyan, ay lubos ako nagpapasalamat. Umiiyak ka ba? Hindi. Sandali lang, may gagawin ako. Akala namin kung ano na ito eh. Yung pala, nakahanda na ang sweldo namin. Napagayata tayo ngayon. Akala namin eh, mamayang hapong papasweldo ninyo. Ayaw nyo ba, Lord? Eh, sabi nga, napag-usapan namin ni Don Rafael, eh, magpasahod ng maaga. Kung mamayang hapon, eh, baka dumating si Hugo, at least wala na siya makukuha, di ba? Pumila muna kayo, at least, at nang makaayos tayo. Sino ba ako dyan? Pedro! Pedro Lumalong! Sino ba? Sino muna? Sige, konti bilis. Okay. Oo. Oh, sige. Oo, Pedro, sandali lang. Huwag kang alis. Oo, oh, yung mga magsisisahod, ha? Mag-aalis muna. Magkakaroon tayo ng malaking pulong. Oo, sige. Bilis. Pulong? Ano kaya pag-uusapan natin? Baka naman kaya bibigay na yung umentong hinihingi natin. Yan din ang kutob ko, eh. Alam mo naman si Don Rafael, mabait din yan. Eh, kung hindi si Don Rafael, eh, di, baka wala na tayong kikitain gawa ng pangkat ni Hugo. Okay. Ano ba ang pagpupulungan natin? Eh, nakausap ko si Don Rafael. Ang sabi niya, pupunta siya sa kabisera para humingi ng tulong sa mga kustable. Lalong magaling. Eh, kailan naman ang lakad? Ay, siguro itong mga limong ito. O, sige, konti bilis. O, ikaw. Eh, 120 yan, pero nakakuha ka ng advance bale, 175, kanya sigur na ibibigay sa'yo. Sinabi ni Don Rafael yan. Eh, kung Mario, sa susunod na sweldo na hunyo, bawasin kasi. Dadaling ko sa klinika ang asawa ko, mga anak eh. Oh, hindi ko problema yun. Sa hilot mo lang daling. Ano ba? Oh, sobra ito. Sa hilot, di baka marumi ang kamay ng hilot eh. Hindi, pwede na yun. May palagay akong halos lahat yung nakasahod na. Oh, 50. Maka-advance ka rin, ha? Pabilangan! Sige! 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 Sige!
Hoy, go! Tunda! Mata! Go! Go! Labas ang mata! Eh, hindi 5 piso po ang pera ko eh. Bakit hindi ba? Hindi ba kasosyal doon lang? Eh, binawas lahat po yung utang eh. Ano? Sinautan yung mga machong, hindi ba mga machong? Ano sila mo? Mabas! Mabas! Ang bayad nga sa hilo dyan. Mata! Mas! Go! Mas! Mas! Bakit? Hindi ka ba sumahod? Kinakausap kita eh! Hindi ka sumahod? Sumahod? Oh, labas! Sige! Para sa akin, hindi ko kusang ibibigay sa inyo. Pagkat ito'y pinaghirapan ko. Ano yung mga sabihin? Ayan, kunin nyo. Isipin ko na lang na natukutan ako. Ang palagay mo sa amin? Mandurukot? Ha? Masahol pa! Detela! Sino ba ang gustong sumunod sa matanda ko? Ginagawa mo riyan? Eh, may nakita akong isa dito eh. Biglang nawala eh. Okay, tama na yan. Kaya maligo ka na. Sobal, syadong malamig ang tubig eh. Ah, malamig? Tamtaman lang ang tubig eh. Kaya maligo ka na. Panlinggo pa na hindi naliligo eh. O, sige na nga. Sobal, abantayin ka na yung damit ko ah. O, sige. Naku, ang sarap maligo, oh! Sabal, tara nang maligo, ang sarap! Sige, ikaw na lang. Oh, ang sarap maligo, Sabal! Oh, ang lamig, ang lamig, ang tubig! Ang ginawa ko, Sabal! Ayoko na, Sabal! Hindi na akong makatagal sa lamig ng tubig, eh! Tara nang umuwi, Sabal! Aladdin! Oh? Hindi ka pa naliligo. Ha? Nangangamoy ka pa rin. Paano? Malamig ang tubig eh. Aladdin? Talaga bang malamig ang tubig? Oo, talagang malamig ang tubig. Dalas mo akong lukuin ngayon, no? Eh, hindi. Di ba? Ha? Gusto! Gusto ba malamig? Gusto ba? Gusto ba malamig? Ay! Nga,
Kaliwa. Aladdin? Oo. Ano yung nasa pa ako? Putik. Putik? Oo. Pakakain ko siya. Dumi ng kalabaw. Kalbahit talaga yung kalabaw na yun. Dito pa dumumi sa daanan natin. Talaga sa labahin yung kalabaw na? Oo. Ha? Sige. Maglakad na lang tayo. Pwede ba dyan? Wala na. Ang gusto ba? May tao. Sa mubad, sa lalaki. May mga baril ba sila? Wala. Ito na marahil siya. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po naman. Kayo ho ba si Barbaro Cristobal? Anong kailangan niya sa akin? Ang pangalan ko ay Luisa. Anak ako ni Mang Miguel na naparito mga ilang araw ng nakararaan. Ayon sa kanya ay tumanggi daw kayo sa kanyang mga pinakikiusap. Naglakas loob akong pumarito upang muling makiusap sa inyo tungkol sa gipit na kalagayan namin sa bayan ng Mulawin. Nasabi ko na sa iyo, Mama, na hindi ko kayo matutulungan. Sabagkat, ako'y nananahimik na. Ngunit hindi katulad ng pananahimik ng aking ama. Ano ibig mong sabihin? Napatay siya sa pagtatanggol sa aming karapatan. At kung mauunawaan mo lamang kung gaano ang hirap na dinadanas namin sa bayan ng Mulawin, marahil ay pangunlakan mo ang aming mga ipinakikiusap. Para mo nang awa. Wala na kaming ibang malalapitan pa. Ang konti naming kinikita araw-araw ay walang awang inaagaw ni hugot ng kanyang pangkat. At kung mayroong maglakas ng loob na tumutol, ay kanilang pinapatay. Tulad ng ginawa nila sa aking ama. Kinalulungkot ko. Maaaring baguhin ang aking pasya. Ngunit ikaw lang makaluluta sa aming suliran eh. Bakit mo ipinipikit ang iyong mga mata sa aming kaapihan? Bakit ayaw mo makita at nagwawalang bahala ka sa mga kasamaang pumapaligid sa amin? Bakit mo kusang tinatalikuran ang mga taong sa'yo lamang umaasa? Nalulungkot ko. Luisa, palagay ko'y nag-aaksaya lamang tayo ng panahon. Thank you.
pa kaya makakita ng tirmiya? Alam mo, kung makita mo lang ang babae kanina, ang ganda-ganda niya. Siguro eh, wala pang asawa yun eh. Paano mo naman nalamang wala pang asawa yun? Eh paano, maganda siya eh. Hindi sabihin eh, kung may asawa na eh, pangit. Hindi. Eh paano, bata pa siya. At saka maganda talaga. Alam mo, Cristobal, kawawa pa lang silang tigamulawin eh. Bakit? Marami pa lang tulisan doon eh. Alam mo, Cristobal, paglaki ko, pupunta ako doon. Ganun sa akin. Ang Barbaro Cristobal na yan ay isang taong walang kaluluwa. Marahil ay akala niya hindi natin siya kayang bayaran. Kaya sinanggihin niya. Kung ganun din lang, gugustuhin ko pa makipagkasundo kay Hugo. Inaakala ba ninyo, Don Rafael, na kung tayo susunod sa kagustuhan ni Hugo, ay uungulad pa ang ating kabuhayan? Si Hugo ay hindi titigil hanggang sa tayo'y maging alipin niya habang panahon. May kasabihan tayo na ang taong nagkakaroon ay lalong naghahangad. Kapag tayo nagkaloob na isang daliri, ay buong braso ang kanyang hahangarin. Hindi ko alam kung ano ang pasya ng aking mga kasamahan. Ngunit, kung ako ang tatanungin nila, ay nanaisin ko pa ang umalis sa puok na ito kaysa maging sunod-sunuran sa kagustuhan na isang pusakal na tulisan. Eh, saan naman tayo pupunta? Meron pa bang ibang trabaho tayo nalalaman? Tsaka dito na namatay ang aking ama. Kaya kahit na ano ang mangyari, dito na rin ako mananatili. Tama yan, Pepe. Kung sa bagay ay masakit ang sumuko sa isang taong pinagnanakawan ka. Pero lalong mahirap naman kung tayong mawala ng hanap buhay. Pepe, huwag natin dalhin sa kapusukan mga bagay nito. Sapagkat may kasabihan din tayo na ang kapusukan ay walang binubunga kundi kapahamakan. May laman yata ang sinasabi mo. Ang gusto kong sabihin eh, huwag tayong magtapang-tapangan. Gamitin natin ang ating pag-iisip. Wala tayong laman dyan. Sandali lamang. Huwag tayong padala sa inyong taulo. Kaya tayo naririto upang pag-usapan kung ano ang nararapat gawin. Sige, umupo na ako kayo rin.
tawagin mo. Para makuha natin yung kakanin natin. Ale! 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 Punta na ba rin? Oo. Maganda ba? Oo. Ano mo yun? Magandang binibini. Gusto sana namin manangalian. Oo, oh, ano kung gusto ninyo iulam? Eh, kahit na anong ulam, binibini. Sandali lamang mo. Wala kayong dapat alalahanin magandang binibini. Oh, kayo naman. Sandali lamang ihahanda ko, no? Oo. Talaga bang maganda? Oo. Tumitingin ba sa akin kanina? Oo. Ayan naman. Tumitingin ulit sa'yo. Saan? Sa ganda kanan mo. Ayan. Hindi ba? Kita mo. Ayan, nakikita. Oo, may gusto sa'yo yun eh. Kinata mo naman ngayon. Salamat at nagkaintindihan din tayo. Bukas na bukas, ay magpapautos ako upang makausap si Hugo. Sa palagay ko ay tatahimik ka tayo. At yan na lamang. Simon! Simon! Pepe! Dumating na siya. Sino? Sino dumating? Si Cristobal. Baka na ako ba eh? Nasa bayan na siya eh. Kung gano'n eh, tapos na ang suliranin natin. Baka naman nagkakamali ka, Lisa. Hindi ako maaaring magkamali. Kasama pa nga niya yung bata eh. Ayun na, punta natin. Dito, ano ho? Hindi ho. Ay, ano? Bakit pa naman po kayo nagpupuan? At palagay ko po yung mapisingidad lang po kayo. Ay, itong batong to, masyadong palabiro. Magtatagal ba kayo dito sa Mulawin? Ay, hindi ko matiyak. Naku eh, kung magtatagal kayo, natitiyak kong magugusto niyo itong aming bayan. Sa palagay ko na, sapagkat sapat nang makita kita upang isipin manatili dito sa lugar ninyo. Wala din? Bakit? No. Eh, wala. Tamid lang ako eh. Hindi naman kang tubig. Eh, may ano ko tatanong sa'yo ha? Kung magagalit ha? Hindi. Ano yun? Anong pangalan mo? Cristobal. Arbaro Cristi dito! Kung totoo yan, sinabi mong yan. Matagal ko na inintay pagkakataon to. Hello? Mabuti naman at tanggawin ka rito sa aming bayan. Pagkatauhan niyo ko! Cristobal, yan ang mga pangkatalimini gamit sa aming lugar. Paano ngayon? Tangan! Lupas ka dyan! Alam ko kung ba't ka narito! Umupay pagkalala sa pagkabulawin! Na ikaw ang magaling sa Barilan! Kung gusto mo masubukan, lumabas ka dyan! Matagal ko na inintay ang pagkakataon to! Sayang ka, Paloro! Kung di ka lumabas, marahil lang yung humababa ang buhay mo! Sila. Nasa harap natin yung magdaldal. Mga kasintas mo.
Yung dalawa, mga apat na tipa, ang layo sa kanan at kaliwa ng taong madaldal. Cristobal, maraming salamat at pinagbigyan mo kami ng mga taga-Mulawin. Dapat ako nga humingi ng paumanhin sa inyo dahil sa nangyari sa atin. Ngunit, napag-isip-isip ko na tanggapin ang inyong anyaya. Maraming salamat. Ito'y tatanungin namin mga aking utang na loob. Kaya mga kasama, magmula ngayon ay hindi na tayo gagambalain ang pangkat ni Hugo. Pagkat si Barbaro Cristobal ay narito na, ang ating tagapagligtas. Ang pagkakataong ito ay masasabi kong pinakadakilang gabi na ganap sa bayan ng Mulawin. Dakila, sapagkat lalong dakila ang lalaking dumating upang pangalagaan ang kapakanan natin lahat. Mga kababayan, mabuhay ang ating tagapagtanggol! Mabuhay! Mabuhay si Cristobal! Umaasa kami na sa munting kasayahan ito ay madarama mo ang malugod namin pasasalamat sa iyong taus-pusong pagpapaulap. At tungkol naman sa lagag ibig mo itumbas sa iyong pagparito, ang aming tahanan, ang aking tahanan ay bukas sa lahat ng oras, sa lahat ng araw upang pag-usapan natin ang bagay na yan. Katulad ng sinabi ninyo, taus-puso ang aking pagparito. Kaya wala akong nihintay na kabayaran. O anumang bagay na katumbas ng aking pagkipagsapalaran. Cristobal, huwag mong masamay ng sinabi ni Don Rafael. Talagang handa siyang bumayad sa sino man tutulong sa amin. Gaya ng ginawa niya nung una. Umasto siya para kumuha ng tagapagtanggol. Hinahangaan ko kayo, Don Rafael. Nagpapasalamat ako sa anumang bagay na inilalaan niyo para sa amin. At sa inyong taga-Mulawin, magpasalamat kayo na nagkaroon kayo ng isang pinuno na mapagmalasakit na katulad ni Don Rafael. Mabuhay si Don Rafael! Mabuhay! At mabuhay din ang taong kumastos ng ating pagkain at inumin! Salamat! Salamat! Ngayon ang nagkaintindihan na tayo at maliwanag na lahat, simulan na natin ang munting talo-talo at ituloy ang kasayaan! Yeah! Totoo ang sinabi mo. Alam mo, Cristobal, nung araw, hindi lamang napakaganda na aming bayan, kundi tahimik pa. Masasaya kami. Kulit na dumating ang pangkat ng Hugo. Nagbago ang lahat. Lalo na sa aming magkapatid. Opo ba, Cristobal? Nalulungkot ko ang nangyari sa'yo, Mama. Kung sumama ako sa kanya nung muna siya nakiusap, parahil, hindi siya napama. Huwag mong sisihin ang sarili, Cristobal. Naniniwala ako na ang buhay ng isang tao ay may hanggang. Marahil, yun ang nakaguhit sa kanyang palad. At kung ang nag-udyok sa iyong pumarito ay ang pagkamatay ng aking ama, nagpapasalamat ako. Sapagkat dahil sa kanyang pagkamatay, buong bayan ngayon ang nakikinabang. Sobra naman yata ang pagpumpahalagang sa aking pagparito. Bakit hindi? Dumating ka sa kalagitnaan ng mga sandaling, nawawala na kami ng pag-asa.
Ibinalik man dati namin kaligayahan. Alalahanin mo na malayo pang paglutas ng suli rin natin kay Hugo. At naniniwala ako na si Hugo hindi titigil sa kanyang pananalakay. Ano man ang mangyari, natitiyak kong wala na siya magagawa. Aladdin, nagugutom ka na ba? Hindi ho. Hindi ho eh. Bakit hawak-hawak mo ang tiyan mo? Oo. Nagugutom na ho ako. O sige, sandali lang. Cristobal, kukuha lang kung makakain niyo, ha? Malata ka naman. Para inahawakan lang ang tiyan. Malata na ba yun? Hindi ka nahalata naman. Nahalata ka nga. Eh, paano? Gutom talaga ako. Gutom? Hindi ka naman marunong mahiya eh. Mahiya pa. Gutom na. Eh, ikaw ba? Gutom na rin. Gutom na. Ikaw pala ang gutom. Kanina ko pa dahil kasi narinig niya kumukulo na yung tiyan mo eh. Oh! Ito na si Aling Luisa. May dalang pagkain. Sarap siguro to. Masarap ba? Ano pa palapit ba rito? Wala pa. Kita mo na, kung pala ang gutom. Sabi ako mo ako ha. Nadine. Rafael. Ano yun? Kitang nakausap. Ano na ko bukas na? Ngayon kita gusto makausap. Sinabi ko sa'yo pagod ako. Hindi ka ba makapaghintay ng bukas? Hindi na ako makapaghintay, Rafael. Ano ba nasa ulo mo? Rafael. Hanggang sa anahan to ang mga nangyayari dito sa mula. Ano ibig mong sabihin? Nalalaman mo ang ibig kong sabihin. Hindi ka ba nasisiyahan sa laki na sa laping iyong kinikita? At kailangan ko magkipagsabwatan kay Masyong at kay Hugo upang pag nakawan ang sarili mong manggagawa. Wala na bang sukdulan ang iyong kasakiman? Nalasisabi na, balaan kita! Huwag mo subukan kung hanggang sa naabot aking pasensya. At sa palagay mo makakapagpasensya ang iyong mga tao ay naapi? Tinatakot mo ba ako? Hindi kita tinatakot. Naaawa ako sa'yo. Sapagkat habang dumadami ang iyong kayamanan, ay lalong nag-iiba yung iyong kasakiman. At kung dumating ang panahon na maubos ang iyong kayamanan, wala na pinakakawawang tao sa balat ng lupa, hindi ikaw, Rafael. Yan ang hindi mangyayari kailanman. Huwag kang papasiguro. Ito ilagay mo sa iyong ulo. Ang aking sarapin, galing sa aking pinaghirapan. Ako'y mahirap din katulad mo. Ngunit sa pamamagitan na aking pagsisikap, narating ko ang kalagayan ngayon. Sa palagay mo kaya, ay hintulutan kong mawalan ng kahit isang kusina ang kayamanan. Nagkakamali ka! Kaya? Oo! At yan ay sinusumba ko sa Diyos! Hindi ka na nahiyang tumawag sa Diyos. Dapat hindi ka kay Satanas tumawag. Satanas kung kay Satanas! Ngunit hindi ko pa hintulutan na aking mabalik sa dati kong kabuhayan kailangan! Patratayo-tayo mo dyan! Tara na! Kayong masyadong apurado, hindi tayo iwanan yung truck na yan! Alam ninyo, bilang isang mabuting mamamaya, kinakailangan bago ko umalis, gagampanan ko ang aking tungkulin. Ang tungkulin? Oh, okay, ito mo na. Hindi ba niyo alam na dito kila Pepe nakatira si Cristobal? Oo. Oh. Kinakailangan bago ko umalis dyan, maayos ang lahat. Eh kung may mangyari dyan, hindi ba ako mananagot? Alam ng tao na ako ang security. Sa akin ang gagaling ang proteksyon. At maya na ba yung panauhin natin? Oo, kanina pa. Eh nagpadala ng suman at tsuklate ang kaangge. Ang kaos eh nagpadala ng 4 kilong tapang usa. At ang kamariano nagpadala ng kalahati sa akong bigas. Hindi kayo mo naman ganyan lahat. Hindi, ito siyempre, tingkakala. Baka marinig ka, loko. Alam mo, ito ba ng batang yan? Hindi, binata yun. Kaya pala gabi, patarangal natin. Medyo may tinamaan. Loko, baka marinig ka ni Pepe. Alam mo naman, patay na patay yung matagal na. Ano ba, bata? Masisiyahan ka pa rito? Opo. Busog ka naman. Opo. Basta na, dito ka sa lugar namin. Walang gagalaw sa inyo. Kaya naman pala, kinailangan nyo kami rito eh. Ayan, sinabisit tayo. Ano mo ang bata? Alis na ba tayo? Oo, Pepe. Alam mo, Pepe, pinaliliwanag ko sa mga kasamahan natin ang kalalagayan ko ngayon eh. Staman! Oo. Ano na
sila, lahat sila, silabas. Oh, kung yung jar ko, relaka tayo. Alam mo, Cristobal, may kulot, binara ko eh. Ha? Binara mo? Bakit? Ano, masyadong mahangin. May jar ko po naman. Cristobal, paglabas mo, huwag mo lang kalimutan yung duran. Baka maumpul ka. At yung isang baitang. Mga 15 akbang, ato na sila. Ang jarit ko lang, ha? Palagay ko, Pepe, hindi na makakarating sila Hugo dito, eh. Cristobal! Magandang umaga sa inyo, mga kasama. Magandang umaga. Magandang lang papunta na kayo sa trabaho. Oo. Tanghali na. Palakad na nga kami. Paano, Cristobal? Gusto mo ba sumama sa amin sa Aseredora? Oo. Alam mo, Cristobal, hindi naman pala dapat tayo matala na dito, eh. Siya pala ang ating tikapagdikas, eh. Biro lang yun, Cristobal. Ba, hindi ba si Luis yung dumarating? Oo nga. Magandang umaga sa'yo, Luisa. Magandang umaga naman. Oh, kayo na lang yata inaintay ng truck, ha? Oo nga, medyo napahunta pa eh. Ito ang sisimo na eh, gusto na rin sumabay sa inyo. Oo, oh, kasi kailangan mo kapag-report na ako kay Masyong eh. Siguro mga 2 araw pa, makakapagtrabaho na ako uli. Oh, eh bakit hindi ka pa sumabay sa kanila at susundin na lang kita mamaya? Aba, eh paano ka pupunta rin na nag-iisa? Oh, kaya ko na yun. Eh, si Cristobal, nasabay na saan pupunta rin. Mabuti pa kaya eh. Cristobal, sa kanya ka na sumabay. Doon na lang tayo magkita-kita. Hala. Hala. Hello, Cristobal. Parang lang ako magmanayan ng tigurin. Hala. Eh, Aladdin, talaga bang marunong ka? Oo. Kasi kumisa na maalmay ang kabayong yan eh. Ha? Eh, Cristobal. Huwag na lang magpaanda ng tigurin. Bahay pala yung kabahan na. Sige na, ito na. Aladdin, para kabahay lang, tatakot ka. Tatakot ka, ano? Hindi. Kung talagang hindi ka natatakot, bakit hindi ikaw mag-rendaw? Eh, Aling Luisa, sabihin niyo lang ako kung saan tayo pupunta. Ah, sige, diretso mo lang. Simon, ando pa sa loob ko usap ni Masyong. Pero palagay ko makakatrabaho na si Simon eh. Layo naman yata ng tanong mo, Pepe. Ha? Hindi naman. Nabang mo si Luisa, no? Alam mo na pala eh, nagtatanong ka pa. Eh, mangyari eh, ang lukot-lukot ng kilos mo. Bakit ako malulungkot? Naku, Pepe, wag mo na akong paglalangan ako. Alam kong iniisip mo. Darating nga si Luisa, pero may kasama, si Cristobal. Kasi naman ikaw eh, bagal-bagal mo eh. Kung noong araw ba naman eh, nagtapat ka na sa kanya. Bay, baka asawa mo na yun. Hindi ka pa naunahan ng Cristobal na yun. Eh, paano makapagsasalita yan? Alam niyang hindi niya kaya ipagtanggol si... ang kapatid ni Simon. Hindi ba, Pepe? Si Luisa hindi pa nalalagay sa pangalan. Kaya hindi mo dapat sabihin hindi ko siya may pagtatanggol. Kung magagawa mo yan, sana yung naipagtanggol mo si Miguel. At ikaw bilang mangingibig, tungkulin mo itaya ang iyong buhay para iligtas ang ama ng babaeng iyong minamahal. At ikaw, ano ang ginawa mo? Lumabang ka ba sa pangkat ni Nahugo? Ikaw ang lalong may katungkulan noon. Kapagkat nakapagtapat ka na ng pag-ibig kay Luisa. Ano man, ano ibig mo sabihin? Na kung ako ay duwag, lalo ka na! Pepe! Masyong! Thank you.
Alam ko ba yung katayimikan ng gusto ninyo? Ayaw nyo ng gulo. Bakit ngayon kayo nag-aaway? Tinawaran niya ang aking pagkalalaki. Eh, inamon mo ko eh. At hindi kayo nagparaanan para huwag tawagin duwag, ganun ba? Ibig niyo matawag na matapang. Bakit niyo pa ako inanap? Kayo na lang humarap sa pangkat ni Hugo para magkaroon ng kabuluhan ng katapangan ninyo. Ginaramdam ko. At bilang kapatas, humingi ako ng pamanhin. Sina, mga kasama, tumuli na kayo sa trabaho. Pepe, medyo ko ka sa labi mo. Pepe, kamayan kayo ni Dalmasio. Timon? Timon? Ano ba ang talaga nangyari? Eh, hindi sila nagparaanan eh. Eh, ano naman sabi sa'yo ni Dalmasio? Maaari na raw ako magtrabaho muli sa Makalawa. Oh, sige sana. Cristobal? Pakinig kang mabuti, Hugo. Balisang-balisa na si Don Rafael sa mga nangyayari. Kapag hindi pa naalis sa bahay ng Mulawin ang Barbara Cristobal na yan, ay malaking mawawala sa atin. Hindi mo kami masisisi, Masyong. Nag-iisip naman kami ng mabuting paraan, ah. Talaga palang mabilis ang Cristobal na yan. Maraming nakakita sa kanya, nang barlin niya si Berto sa bayan. Eh, kasalanan din naman ni Berto yun, eh. Sinabi ko na mabilis yung taong yun. Hindi siya nakinig. Puro pasikat, pasikat! Ano nangyari? Patay! Gago! Kung gusto mo, tatalakay namin. Salakay. Bakit hindi pa minsan-minsan ikamitin niyo man yung ang isip ninyo? Bakit? Wala ba kayong mga utak? Gusto, Masyong, ang sinasabi mo. Palagay mo sa amin. Walang pag-iisip. Huwag ka nga naman magsalita ng ganyan, Maso. Kapatid hindi ka nalalagasan ng tauhan. Samantalang kami, ilan ang napatay sa amin ni Barbara Cristobal? Alam nyo naman sa hanap buhay ay may kahalong panganib yan. Malagasan man kayo, eh pero malaki naman ang napupunto sa inyo. Huwag na nga tayo magpaligoy-ligoy pa. Ano pang talagang gusto mong ipagawa sa amin? Si Barbara Cristobal ay pinanyaya sa akin ni Don Rafael sa kanyang bilya. Ang ibig kong mangyari ay huwag na siya makarating doon. Alam mo naman siguro ang daan patungong bilya. Oo. Oh. At doon namin siya tatambangan. Oo. Oh. Eh, di na pag-iisip kami. Bakit ka sa tatang? O, kailan mo gusto ituloy ang pinabalak mo? Bukas ng maga. Kailangan mo, sir. Kalimutan mo na sana nangyari sa ating kahapon. Eh, pareho tayong nabigla eh. Ah, Masyong, palagay ko wala na kay Pepe yun eh. Ang totoo nun, ang magkaibigan ay lalong nagmamahalan kapag natapos ang tampuhan. Magandang umaga sa'yo, Cristobal. Magandang umaga sa'yo, Masyong. Pinasusundo ka ni Don Rafael eh. Eh, maganda siyang plano para masukol si Hugo. Eh, ibig niya mangyari, ikaw unang makaalam. Eh, may karamdaman siyang kote ngayon, kaya hindi nakapunta rito. Eh, sumama ka na kayo, Maso. Para na lang sumulat sa amin. Kaya nga naman, Cristobal, baka naman maganda binabalak ni Don Rafael. Eh, maaga natin malulutas ang ating problema. Eh, ano din, maiwan ka na ha, wala akong makakasama dito eh. Eh, hindi ho. Gusto kong makita ang bahay ni Don Rafael eh. Cristobal, sasama ako ha. Oo. Ayun na.
ni Don Rafael, ano? Nakita ko sila. Mga pangkat ni Hugo yun. Tsaka marami. Wala pa akong baril. Ladin. Alis na tayo. Baka inihintay tayo ni Don Rafael. Don Rafael. Umaga sa inyo, Don Rafael. Magandang umaga rin sa'yo, Cristobal. Tuloy kayo. Magandang umaga po, Doña Narcisa. Magandang umaga po. Magandang umaga din naman. Maupo ka. Hindi na. Hindi ako yung katagal. Kailangan nila ako. Oo. Alam mo, Cristobal, matagal na akong humahanga sa'yo dahil sa mga nababalitaan kong pagtulong na ginagawa mo sa mga naapi. Kaya pinilit kong magkausap tayo sa akin sapagkat doon sa piyestang ibinigay ko para sa'yo, hindi tayo nakausap ng mabuti. Don Rafael, meron na akong gustong maliwanagan. Ano yun? Sino-sino ba nakakalam na ako'y pupunta rito sa inyo? Eh, si Matthew. Wala nung iba. Wala na yung ba sapagat siya lamang nautusan ko? Kung ganun, maaari ko maghinal. At ito si Masyong. Ay, ang utak ang patambang sa amin kanina. Don Rafael, wala akong kinalaman dyan. Kaya ako tumakbo, nakita ko yung pangkat ni Hugo. Kasi po, wala akong baril. Eh, buti lang si Cristobal meron. Kundi, patay na kami lahat. Masyong! Kapag totoo ang hinala ni Cristobal, huwag mong sabihin na ako'y mahawain. At mula ngayon, hanggang hindi ko nalulutas ang huwag nito, magbibitiw ka muna yung tubulin. Mag-alis na! Cristobal, kung magiging totoo ang hinala mo kay Masyo, lalo kita na nga. Ano ba ka talaga kailangan sa akin? Kaya kita pinapalito upang ibigay sa'yo ang ganting pala dahil sa pagtulong mo sa aking matauhan. Maraming salamat ako. Ngayon sa ngayon, hindi ko pa kailangan. Ano? Ang ibig mo sabihin, tiyatanggahan mo ba ang tulong na ibinibigay ko sa'yo? Oo. Ano mo talaga gusto mo? Gusto ko lang tumulong sa mga tao na abi. Alis na kami doon na pwede. Pwede mo? Cristobal, mag-ingat ka. At hindi mo nalalaman kung sino-sino ang kalaban mo dito sa bayan ng Mulawi. Maraming salamat. Tutuloy na ako.
Ano naman ang napag-usapan niyo ni Don Rafael kanina? Marahil ang tungkol sa kabayaran sa pagtanggol mo sa amin, ano? Hindi naman. Napakamalihin mo naman. Para yun lang eh, hindi mo may pagtapat sa amin. Ang sinabi ni Don Rafael eh, hindi maaaring magnilihim. Sabagat sinabi niya sa akin nung una akong dumating dito sa Mulawi. Ang pagpupuri ba sa'yo ang tinutukoy mo? Oo. At para sabihin sa inyo ang totoo, hindi ko maaaring ganong pagkatiwala ng isang taong sobrang pagpupuri sa kanyang kapwa. Lalo na kung kanyang pinupuri ay maaaring niya maging kalaban. Sa palagay ko, diyan ka nagkakamali. Si Don Rafael ay isang mabuting tao at matagal na namin siyang kakilala. Kung sakali mang mataas ang pagtingin niya sa'yo, ay dahil lamang sa mga ginagawa mo para sa amin. Maaaring nagkakamali ako. Ngunit ang isang lalaking labis ang tamis ng pananalita ay mahirap paniwalaan. Ganun lang yung Cristobal. Balang araw, makikilala mo rin ang kanyang kabahita. Depresya ang mata ni Cristobal. Depresya? Paano mangyayari yun? Kung narinig ko, ang bata ang nagsasabi kung saan kayo naroon. O tignan mo na niya, may depresya kanyang mata. Hindi ako naniniwalang may depresya yan. Ilang beses ko nang nakasagupa yan. Eh, nakita mo na. Ang kanyang mata ay laging dila. Hindi man lang kumukulap. Paano ko makikita? Hindi nga ako makalapit. Para sabihin ko sa iyo, si Cristobal ay hindi makaharap sa kapwa niya tao at kagaya nitong ginagawa natin ito. Oh, eh, mayroon taong talagang ganoon. Siguro kaya siya mabilis. Diyan mo ko. Hindi ako nakatingin sa'yo. Pero nag-uusap tayo. Nakakikita kita. Siguro talagang ganyan ang kanyang pamamaraan. Alam mo, Hugo, eh. Darating din ang araw ay maniniwala ka sa'kin. Kung hindi mo malabo ang kanyang paningin, malamang bulag siya. Sana nga magtatotoo ng sinasabi mo niya. Bilag si Barbaro Cristobal. Ang matapos ng lahat yan. Eh, tayo. Sandali lang, Cristobal. Ikaw talagang sadya ko, Dalmasya. Bakit naman? Masama raw ang loob mo sa akin. Totoo ba yun? Oo nga. Nagdaramdam ako sa'yo. Pagkat siniraan mo ako kay Don Rafael. Ang sinabi ko kay Don Rafael ay katotohanan. Kung ikaw ay pinarisahan niya, eh wala akong pakialam. Kadin, tumingin yung kabahay natin. Huwi tayo. Cristobal, humihingi uli ako sa'yo ng pamanin. Papasok ako sa loob, may kukunin lang ako. Bakit?
Nadin! Dito siyang sa mga kalaban niyo dito sa Mulawin. Ha? Sino? Si Masyo? 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 Patayin niyo! Walang yan yan! Huwag siya mawag! Bayaan natin si Don Rafael ang magpasya. Aladin? Aladin? Wala si Aladin ah. Asan ba siya? Aladin! 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 Sabi ko na ito, ha? Ha? Walang si Barbara Cristobal, ha? Ha? Kulita ko! Aminin mo na nang hindi ka masaktan. Totoong hinala ni Masyong na bulag si Barbara, no? Hindi po! Bulag! Hindi po! Bulag! Huguwag! Sinasaktan mo yung bata, eh! Ganda-ganda lalaki. Kaibigan ko yan, eh. Aladin ang pangalan mo, di ba? Opo. Mamaya, pag-uwi, sasamahan na kita pa-uwi sa inyo, ha? Opo. Paano po? Inihintay na po ako ni Cristobal, eh. Ay, inihintay ka? Hindi siya makalakad kung hindi ka kasama yan, oh. Opo. Mangyari, bulat siya, no, di ba? Hindi po. Ano? Uy, papatay mo yung bata? Hoy, magsabi ka ng totoo. Kung talagang hindi bulag si Barbaro, eh, bakit tinuturo mo sa kanya kung saan ang mga kaway? Ha? Sige! Ha? Masyo, baka naman talagang hindi bulag si Barbaro. Tingnan natin. Opo! Huwag niyo po akong patayin! Hindi kita papatayin. Pero dudukitin ko lang ang dalawang mong mata para maging pareho na kayo ni Barbara Cristobal. Baka niyan! Yan, ibinaling ka! Sasabi ka na totoo! Opo! Ha! Sorry! Kuya po siya! Inakita niyo na nagsabi ng totoo po lang! Walang dapat makalam sa bagay nito. Kahit na kay Luisa. Kailangan ipaglihim natin ang bagay na yun. Maaasahan mo na walang makakaalam nang lalalaman ko tungkol sa'yo. Salamat, Pepe. Cristobal, ang mabuti ating magpahinga ka na muna. At bukas pag bumukang liwayway, ay sasamahan kita sa paghahanap kay Aladin. Sabi na nila din nila si Aladin. Malamang na din na siya sa puwok na pinamumugaran ni Hugo. Ngunit, wala sa aming nakaalam kung saan ang puwok na yan. Hindi kaya sabihin ni Aladin sa mga tauhan ni Hugo ang tungkol sa'yo?
Huwag lang nilang saktan siya. Buwang tiwala ko sa kanya. Bukas ang ilaw, Pepe. Oo. Oh. Dumarating yung patay mo. Dito na lang. Lalakad na lang tayo. Pepe, tumuha lang muna sa loob. Huwag kang lalabas. Mando, tinamaan din. Huwag ka naingay. Kahit gumawa lang kahit na naman kaluskos. Bulag yan. Pero malakas ang pagdilig yan. Pangkat nga ni Hugo. Cristobal, akala ko. Wala kang dapat alalahan. Inaasahan kong pagkakataon ito. Alam kong darating sila. Anong dahil kay Aladdin? Sila nga kaya ang dahilan ng pagkakawala ni Aladdin? Bakit naman pati batay, dinadamay pa nila? Mga kasama, dalhin ninyo mga patay sa kapilya. Tayo sa loob.
Luisa, tuloy muna kayo. Hugo! Hugo! Atong! Atong! Okay. Anong nangyari? May sa-demonyo ata ang taong yan eh. Ay, tinatanong ko ang sagutin nyo. Napatay nyo ba? Hindi nga eh. Si Latol nyo napatay eh. Kaming dalawa lang nakaligtas. Kahit hindi katabi ang bata? Oo. Kahit na ano pa sabihin ninyo. Hindi na ako naniniwala ang bulag yan si Barbaro Cristobal. Abasta ako. Hindi na ako magkikipaglaban sa taong lang. Ayan. Sabi ka ng totoo ha? Hindi bulag si Barbaro Cristobal. Hindi bulag! Sabi ko na po sa inyo, siya ay bulag eh. Linong! Palagay akong napakagaling ng kanyang pandilig. Masyong, umisip ka na ibang paraan. At kakaubos na ating mga taon. Ay, maraming paraan ang pagpatay sa pusa. Ano man ang kanyang katangian eh, saka hindi siya makaligit sa pusa. Ano ngayon ang binabalak mo, Masyong? Sa naisip kong paraan, natitiyak kong mahuli pa natin siya ng buhay. At ni hindi kayo gagamit ng baril. Ang mabuti, lumakad na muna kami ni Simon. At baka sakaling makita namin si Aladdin. Pasama na ako sa inyo. Huwag na, Cristobal. Dito ka na lang. Baka may iniisip na naman si Hugo. Walang kasama si Luisa. Tayo na. Bakit, Luisa? Naalala ko lang si Aladdin. Baka kaya kung inano na siya ng pangkat ni Hugo. Hindi naman siguro. Sandali lang ang Cristobal. Handa kita ng almusal dahil sabi ni Pepe hindi ka raw nag-almusal dun sa kanila. Oo, Luisa. Halika, kumain ka na. Diyan ka lang sa kabisera, kumain na kasi ako eh. Sige na. Eh, pasensya ka na, ito lang nahanda ko ah. Itong kafe ah. Wala pa asukal yan. Kasi hindi ko alam ang timplada mo eh. Ah, ito asukal. Thank you.
Pasensya ka na, hindi ko man lang nainit yung tinapay, ah. Hindi bali. Cristobal, pakiabot mo nga yung gatas. Cristobal, wala bang gatas? Ang ibig mo sabihin eh, hindi ka nakakakita. Bulag ka. Kaya pala nung una ka namin puntahan ay tinanggihan mo kami. Bakit maninasan tulungan kami samantalang ikaw ay... Luisa, ang luha mo rin yan ay isa sa mga dahilan kung bakit ako naparito. Ang buhay niyo rito sa Mulawin ay napaliligiran ng kasamaan. Kung konti kang magagawa ay maaaring makatulong upang maalis ng kasamaan yan, ay gagawin ko. Ngunit sa kalagayan mong yan, ang buhay mo'y lagi nakasuong sa pangamit. Malalaman lang nilang ako hindi nakakita. Kaya, dapat manatiling lino ang bagay nito. Kapagat kung hindi, ang lahat ng aking pagsisikap ay mawawala ng kabuluhan. Mabubuting hanggang dyan ka na lang! At alisin mo ang baril sa iyong baywang! Alam kong mabilis ka! Balit magiging mas mabilis ang takbo ng bala sa ulo ng batang ito! Cristobal, nakatutok ang baril sa ulo ni Aladdin. Anong gagawin mo? Kailangan sumunod ako sa sinasabi nila. Ano
ang hinihintay mo! Tayo pumapatay ng tao ng walang laban. At para patunayan ko sa'yo at sa mga taong nakakakita, hindi rin kami gagamit ng baril. Balita ko, mabilis ito eh. Nandiyan na nagpatakbo sa amin eh. Marami na tayong tauhang pinatay niyan. Ngayon naman siguro eh, tayo nang papatay sa kanya. At ngayon eh, hindi na po pwedeng bilis niya sa amin. Ano pa hinihintay natin? Anong magagawa namin? Paano kami tutulong? Eh kung siya, hindi niya na ipagtanggol ang kanya sarili.
Kahit hindi ninyo ako maintindihan, hindi na kayo naawa sa taong... Ano pang dapat ang maintindihan? Hindi ba pumarinti siya para pagtanggol tayo? Eh kung ang pangkat ni Ube hindi niya nakaya, kami pa kaya? Mga tulog kayo! Nakita na lang pinagtutulungan si Stobal! Hindi pa kayo nagsilabas! Nagsisitago kayo! Mga tulog! 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 Kung naririto lamang si Simon at si Pepe, tiyak natutulong sila. Bakit? Ano nangyari? Si Cristobal, dinala ng pangkat ni Hugo. Ano nangyari yun? Wala siyang kalaban-laban. Kung hindi niya inalis ang kanyang baril, ay papatayin nila si Aladdin. Oo nga, Pepe. Papatayin ako ni Hugo. Mga kasama, makinig kayo. Sa oras ng ating pangangailangan, ay walang ibang tumulong sa atin kung hindi si Cristobal. Ngayon na siya nangangailangan, ay pakilala natin sa kanya na tayo marunong tumanaw ng utang na loob. Hanapin natin siya, at kung kinakailangan ay lumaban tayo. Siya nga, wala nagawa. Tayo pa kaya? Ang isa pang dapat ninyong malaman, na ang lalaki nagkaroon ng lakas ng loob upang ipagtanggol tayo ay isang bulag. Bulag? 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 Ayaw ko lang nalaman. Si Cristobal, bulag? Oo, Simon. Naipagtapat din pala niya sa iyo, Luisa. Ngunit sa kabila noon, ay isinuong niya ang kanyang sarili sa pangalib ng dahil sa ating kapakana. Kaya nakikiusap ako sa inyong lahat. Sa atin na walang kapansanan na may sapat na kakayahan, huwag natin siyang talikuran. Tulungan natin siya. Namin si Masyong. Pagkatapos, wala nang Barbaro Cristobal. Mahihirapan. At pinaglaruan lang namin siya. Hindi ba kayo naawa sa tao? Bulag na ginapos pa ninyo?
Cristobal. Bagamat bulag ka, alam kong ang boss ko ay hindi makakaila sa'yo. Don Rafael, muna pa lang ko kayong nakausap. Alam ko kayo ang pinuno ng mga kaguluwa sa bayan ko. Ngayon na alam mo, may magagawa ka ba? Oo, Master. Tawagin ng tali at labas yan. Cristobal, maligayang paglalakbay. Salamat, Pepe. Maligayang.